And something is new. Yes. Because you have a book. Talk about it. Yes, I have a book. It's entitled Mommy Dear, Our Special Love. This is about the journey of Quentin. My journey with my son, Quentin. The development, the milestones, yung mga nangyari from pregnancy. Kasi some of the parents, they actually, parang sinisisi nila yung sarili nila. Why their children are like that. I had also that feeling. So I had to go back and check. Ano bang ginawa ko nung buntis ko? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Does it really affect? So it's all there. So meron nga ba talaga kinalaman ang pagbubuntis at kung paano nagbuntis ang isang ina sa pagiging isang child with special needs ang kanyang anak? Actually, from my point of view, feeling ko meron. But sabi ng doctor ko, it's not yet proven. Walang diagnose, walang ganun. Bakit ganun ang iyong pakiramdam? Because I was very stressed when I was pregnant. I was emotionally stressed and physically stress. So feeling ko nag-a-affect yon. Feeling ko nag-shut off yung ibang parts ng brains ng bata. Kasi yung, di ba, magkadikit yung lifeline na yan eh. So baka sa sobrang stress and sobrang emotional distress niya na yan, baka nag-shut off yung ibang parts. So for a while, sinisisi mo ang sarili mo? Oh yes. Pag nalaman mo kasi ang anak mo may special needs, kailangan merong dahilan eh. So hahanap ka na kung sino may kasalanan. So nung time na yon ang feeling ko, siguro kasalanan ko to. Baka kasi masyado ako nagpa-apekto doon sa pa-love life ko, yung gano'n, kaya emotional ako, yung gano'n. Maybe kasalanan ko to. Di dapat pinabayaan ko lang nangyari yon and siguro hindi siya na-apekto. At dahil kasalanan mo, pinarusahan mo ba ang sarili mo? I was supposed to do that but my doctor told me, Candy, tapos na yon. Wala na tayo dan. Wala na tayong magagawa kung kanino mang kasalanan yan. Sabi ko, is it genes? Genes ba ito? Hindi ba pareho yung ano namin? Hindi ba saktong ano namin, ang hormones namin? Kaya ganyan. Ang daming tanong, no? Yes, of course. And he told me, Candy, let's not go there. Punta tayo dun sa solusyon. Kasi if we dwell on the problem, wala mangyayari. Let's go to the solution. This is what your child needs. Was there a point when you were also questioning God? Why me? Actually, totoo, I never questioned God. I never questioned God. As a matter of fact, I went to Him agad. Weird, no? Tito Boy, you were the first person who knew about this. Mm-hmm. Remember the interview before? I just came from the hospital, and then I went to you. Then you asked me, how's your child? Bigla akong umiyak sa show mo. I went to God. Because ang tanong ko lang is, anong gagawin ko? What will I do? Because I was going through a lot of things during that time. I just got separated, diba? I had no money, nothing at all. So I didn't know. May therapy, may bayad. Saan ko kukunin? So I was going through a lot. So my only prayer was, help me. Help me. And he did. Yeah, he did. And he did. Ano pa yung mga moments ng iyong journey with Quentin dito sa librong ito? It's how the people around you look at you and your child. Yung discrimination, yan, isa yan sa mga highlight na... Anong mga sinasabi, Candy? Abnoy. That's painful. Yeah. Yung puta kayo ng party, tapos hindi kakausapin yung bata. Pag dalawa pa lang silang bata, syempre, maglalaro sila. Pero pag dumadami na, nakikita mo si Quentin lang yung humahabol. Iniiwan na siya ng ibang bata. But, ganun talaga, hindi siya naiintindihan. They don't understand Quentin because hindi siya ganun kagaling verbally. I just allow him to go through it because it's part of life. And he has to learn. And that's the right way to do it. Yes, he has to learn. Kumusta ang bata? Kumusta si Quentin? Oh! He just turned 14. He just turned 14. Nakakapagsalita na ho siya, nakakalakad siya. He could actually get some coins on the floor. Meron may fine motor skills na po siya. Hindi ko siya ganun kaklaro magsalita, but he can actually nauutusan, get my bag, get water. Kaya niya na ho niya yung mga simple na things like that. Tonight